Hey mga pam-pams! Pam-pam-pams! Welcome to another episode of Christian's Kitchen! At samahan niyo ulit ang magluto ngayong araw. For today's video, magluluto ako ng isang Thai-inspired dish or sa kung tawagin nila is drunken noodles. Pero hindi noodles gagamitin natin, pasta ang gagamitin natin. Napakadali lang din kasi yung mga ingredients na gagamitin ko is pwedeng-pwede nyo mabili sa mga palengke or sa supermarket. Kaya kung gusto nyo matuto kung paano ito lutuin, just keep on watching. First step, unahin nyo nang lutuin yung pasta. Lutuin nyo siya sa boiling salted water. Dapat al dente yung tipong may makakalat pag hindi matigas sa gitna. Huwag kayong matakot i-undercook yun kasi i-stir fry pa natin siya mamaya. 8 to 10 minutes, okay na yun. Then, i-set aside nyo muna. I-ready nyo na din yung protein na gagamitin nyo. Pwede kayong gumamit ng chicken, pork, beef, or seafood. Today, gagamit ako ng chicken. So, nahiwa ko na siya ng strips. And, sinet aside ko din muna. So, ngayon, i-ready muna natin yung mga spices at gulay na gagamitin natin. Siyempre, bawang at sibuyas. Today, gagamit ulit ako ng madaming bawang kasi gusto kong magamit itong bawang. So, iwain ko lang ng malalaki itong bawang. Gusto ko chunky pa din and yung makakagat mo pa rin siya doon sa dish. Half chop lang din to. Ayos ba yung buhok ko? Ako lang gumupit niyan! Kung gusto nyo makita kung paano ko ito ginupit, binlog ko yun. Panoorin nyo yung video ko. So, hiwain ko na din itong sibuyas. Napaka-challenging talaga magbalat ng sibuyas, ano? Manipis lang naman. Para hindi kayong maluha magbalat ng sibuyas, dapat matalas yung kutsili niyo. So, ang iwa ko dito, slices lang din. Gagamit din tayo ng silig dito. So, tatlong piraso gagamitin ko. It's up to you kung gano'ng kadami yung gagamitin mo. Siyempre, mas madami, mas maamham yung kalalabasan ng dish. Sasabay ko na din itong bell pepper, pampaad din sa flavor, tsaka syempre sa color din ng dish. So hindi naman kailangan perfect, hiniwa ko lang siya ng slices na medyo matutulis. Para trip ko lang, bakit pa? Meron din ako ditong kamatis, hiwain ko lang siya siguro sa apat, sa wedges. Meron din ako ditong repolyo. Magaling nyo lang outer layer. Pwede naman kayo gumamit ng ibang gulay na gusto nyo. Pwede kayong gumamit ng kangkong or broccoli kung may budget kayo. So instead na hinihiwa ko siya sa kalahati, gusto ko siyang pinapalatan. Para mas mahiwa ko sa gusto kong shape yung dahon. Gusto kong hinihiwa siya ng medyo malalaki kasi mas gusto ko yung nakakagat pa rin siya. Mas maganda yung itsura niya pag na-stir fry na siya. Yung original na drunken noodles, meron silang special soy sauce na ginagamit na medyo sweet siya. Ang tawag doon is kecap manis. Pero wala tayo nun, so gagamit tayo ng oyster sauce, soy sauce, tsaka patis. Tapos lalagyan na lang natin siya ng sugar. Meron akong oyster sauce dito, about 3 tablespoon. Haluan ko siya ng soy sauce, siguro 1 tablespoon lang kasi medyo mahalat na ito eh. Ganun din sa patis, 1 tablespoon. 1 tablespoon lang. Lagyan lang natin siya ng sugar. Siguro about 2 tablespoon. So ready na yung mga ingredients natin, pwede na tayong mag-stir fry. Tara, tumayin niyo po. Tara!
una ko ilalagay yung chicken kasi gusto ko medyo tostado siya para may texture siya. Season nyo na agad yung chicken. Salt and pepper. Para sa chicken pa lang, diba? May lasa. Kapag medyo nag-brown na siya, push nyo lang sa isang side. Pwede na tayo mag-isa ng bawang, sibuyas, tsaka peppers. Pilalagay ko na din tong repolyo tsaka yung kamatis. At this point, nagbabrown na yung ilalim. Lalagyan ko siya ng chicken broth para matunaw yung ilalim kasi nandun lahat ng flavor. Kung wala naman kayong chicken broth, pwede rin tubig lang or chicken bouillon cubes. Pwede yun. So yan, luto na yung veggies natin. Ilalagay ko na itong pasta. Haluin nyo muna. Parang humalo yung lasa ng garlic, yung broth. Bago ko ilagay yung stir fry sauce, lalagyan ko siya ng isang secret ingredient. Pero, hindi na siya secret ngayon. So, lalagyan natin siya ng bagoong. So, gagamit akong bagoong alamang. So, isang kutsara ko kanya. Ilagay na din natin yung stir fry sauce. Lagyan na natin ng paminta. Finish the dish para magbigay ng Thai-inspired flavor. Ito ang ating Thai basil na tanim dyan sa labas. Titikman na natin ang ating fusion pasta or drunken spaghetti. Wow! Masarap nga ba? Masarap! Bumaga yung mixture ng flavor. Yung stir fry sauce, tas yung bagoong. Hindi mo akalaing babagay sa pasta pero masarap guys. So there you have it mga kapampams, try nyo na din lutuin. If you want more videos like this, if you want more recipes like this, follow na, subscribe na. Kapampam pa shoutout! Shoutout kay Gerald John Barcelon. Super unique ng mga recipe mo and madali lang gayahin para sa mga viewers. Can't wait sa mga susunod mo pang recipes. Abang-abang lang kayo dyan mga kapampam at hindi tayo maubusan ng recipe, ano? Shoutout kay Gerson. Gerson? Gersone? Manzano. Sabi ko na magdamit ka eh. Kapampam pa shoutout. Gerson, Gerson, Marzano, and Dwight and Jer Channel. Subscribe na kayo sa kanya, Dwight and Jer Channel. Sorry, hindi nyo ako mapagdadamit ngayon at sobrang init. Shoutout kay John Michael Ventura. Every video is a new dish that the family would enjoy. Thanks, Pops Christian, because of your cooking vlogs, mas bumalik yung interest ko sa pagluluto. God bless always, we got your back. Mga kapampam, sa mga gusto magpa-shoutout, comment lang kayo sa mga videos ko, then use the hashtag kapampampa-shoutout. Binabasa ko lahat yan.